Norte, ang isa sa mga pinakamagandang probinsya sa Pilipinas. I think we have the best bagnet in the Philippines, best garlic longganisa. Napakasarap po talaga. And yung mga naghahanap naman ng adventure, dito na lang sa Ilocos pumunta, mas maganda pa dito at mabait pa ang mga tao. I'm Annalisa M. Gaspar. I'm 42 years old and I work for the municipal government of Pindig, Ilocos Norte as the supervising labor and employment officer under ng Public Employment Service Office. Ang nickname ko po ay Sam, freelance videographer po dito sa Batak po, Ilocos Norte. Tawag po sa akin dito sa palengke ay Nelly po. Nagtitinda po kami ng gulay, bagyo vegetables po, mga walis. Kilala po ako sa pangalang Jojo. Ako po ay gumagawa ng souvenir na windmill dito po sa barangay Baruyan, Bangi. Ako si Attorney Princess Angeli Agdek Paraquel. Nagpra-practice po ako ngayon ng private. Nasa litigation po, 27 years old na po ako. Tomas Gira, dito sa Batak City, 84. Dati ako ay nag-heavy equipment operator. Angela Jane Cabel, grade 11 student of Ilocos Norte National High School. Ako po ay si Arnold Agunoy Andres, tricycle driver. Si Acme Belenya Nebreja, nagtatrabaho ako dito sa Port Ilocanja, housekeeping. Patrolman Vincent Lumsat, destino po sa Dumalneg Municipal Police Station, Ilocos Norte po. Ayon sa aking kaalaman po, ay talagang kailangan ang relihiyon. Kasi dito po tayo mapatawad ng mga kasalanan. Akala ko po noon, kahit po na iba't iba po yung relihiyon, ay pare-pareho lang po naiisa ang sinasamba na Panginoong Diyos po. Wala po sa isip ko kung ano po yung relihiyon po talaga. Wala po akong pakialam sa kahit anong religion po. Noon po, parang kung ano po ang religion ng parents, yun din po dapat ang religion ng mga anak. Dati po akong Roman Catholic po. Tsaka lang po ako pumunta ng simbahan kapag kaarawan. Nag-a-attend po kami ng First Friday Mass. Tapos nung high school po, nagka-catechist po kami. Once a year lang po ako nagsisimba. Dating akong Aglipayano, pero sa pangalan lang. Dati na nga Katolik po. Tapos hindi naman dito ang kanina pa nagsisimba. So I am also a Catholic, but even before the pandemic, I wasn't very active at church. Ako ay dating Aglipayano kasi yun pong relihiyon ng aking ina noon. Ako po ay saradong Katoliko. Pumasok po ako sa pagka seminaryo po. Pero hindi po ako nagtagal. Pumasok din ako sa pagka-preacher sa All Christian Foundation. Lumaki po ako sa pamilya ng Katoliko po, pero nabaptized po ako as Aglipayan po. After that po, wala na po. May tuturing po ako as atheist po kasi pag gumising po ako, gagawin ko po yung gusto ko. Walang nagdidikta na Diyos, ganun po. Ako po ay naging chairman po sa United Church of Christ in the Philippines po, sa local namin po, sa Kabulalaan po. Kapag walang pastor po, ay ang chairman ang mag-i-in-charge. Sinasabi ng founder po namin na pwede naming i-reach out lahat ng mga tao. Maliban lang sa isa, yung Iglesia ni Cristo. Iglesia lang yan, sabi nila noon. Aglise ni Cristo, yung kung baka Ilocano yung aglise, yung umiiwas, pag gano'n.
pinatawanan po nila yung mga pag-iiyakan, yung mga nagsasamba po sa iglesia po. Iglesia ni Manalo, ganun pong sinasabi. Mga laging nasa kapilya, iba ang paniniwala sa Diyos. Tapos adot ibagbagad ang adot may parit, na iglesia. Noon po, sinasabi po namin na usually yung 10% po ng sahod ng mga miyembro, inaabuloy po sa simbahan. Actually, since hindi ako very religious, hindi may mga naririnig ako pero hindi masyado pumapasok sa kaisipan ko. Alam ko na iglesia yung aking kaibigan but I didn't know na ano pala siya, very religious. So sinabi niya sa akin one time, oh hindi ka naman sumasamba. So why don't you try? Subukan mo. Why? Bakit? Sabi ko. Sabi niya, eh di ba naghahanap ka ng structure? Eh ang iglesia, may structure yan. May teacher po ako na iglesia ni Cristo po. Ini-invite niya po kami sa pamamahayag po. Pero hindi po ako sumasama po. May kaklase po kasi ako sa college po na iglesia po. Hindi po siya nagsasalita ng masama po. Mabait po siya. Meron po akong kapitbahay. Inanyayahan po ako na makinig. Hindi po ako sumama nun kasi nagdadalawang isip po nun po. Pag uwi ko sa Cagayan doon sa magulang ko, pinumpuntuhan ng ministro sa bahay namin at doon sila nag-Bible study o na nakikinig sa aral ng iglesia. Noong ako ay nadestino na doon sa Kabatuan Isabela, napakahirap po ang maglakbay kung ikaw lang po isa. Doon na po ako nag-bumak out. Pagkatapos po noon ay nag-security na po ako sa isang bus company. May isang kapatid na nag-anyaya sa akin na dumalo sa pamamahayag doon sa Ugong Rizal. At nakatrabaho ito po, hindi ka bagi ng iglesia ni Cristo. At inayaban na nga may kalbingag man si pamamahayag niyo. Marang beses ka bagi sa dinak nga talaga nga mapapan. Ilpilitin lang iligwat ang kong kayat ni Kuha. Hindi ang iglesia. Nung pumasok ng pandemya sa UCCP, wala lang mga gatherings na nagagawa eh. Pinsan ko yung pinsan bungko po si Reksyon eh. Inibitaran na kumadje balayda na maki-adal mo ti sa sao ni Apo Diyos. Ti adal nga na dingag ko ang tunay na Diyos ay isa po, kundi ang isa ay ang Diyos Ama lang po. Nasa law school po ako sa Manila, mostly po ng mga kasama ko sa bahay is iglesia po. Parang in a way po of respecting each other's religion, pinapakinggan po namin kung ano yung side nila at saka kung ano din naman po naman po yung side namin. Then to the point po na trinay po namin sumamba po. Before po ako magkaroon ng interest sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon po muna ako ng interest sa Diyos. Sinubukan ko pong maging open-minded, open arms at open heart po sa pakikinig po sa iba't ibang religion po. Year 2019 po, sinubukan kong makinig sa Born Again, naging matamlay, nawala. Kasi hindi ko po ramdam. In search pa rin po ako sa tunay or totoong makakapagligtas po sa kaluluwa ko. Una po akong sumama nung pamamahayag po. Kaya na curious lang po nung... Nung una po akong nakita ni Kawindel po, inanyayahan niya po akong makinig. Kasi before that po, humihingi po ako ng senyales sa Diyos po. Kung ano po yung paraan para malutasan ko po yung pagsubok na pinagdadaanan ko po noon. Pinakinggan po ako ng Diyos. Ito na nga po yung way para gumaan po yung kalooban ko. Mapunta po ako sa tamang landas. Ayaw ko sanang makinig talaga. Kaya lang nagkataon na maulan, doon lang ako sa silong. Naririnig ko yung mga aral na pinangaral ng ministro. Isinama po kasi ako ng kapatid ko. Sinamahan ko siya sa pagdodoktrina po kasi wala po siyang kasama. Samahan mo naman ako sis, sabi niya. Ang una ko pong narinig na aral po noon, yung sa pagsamba, yung banal na kasuotan.
Parang curious po akong kung ano pa yung mga dapat na pakinggan ko po. Sinamahan ko ulit sa ibang araw yung kapatid ko po. Yun po, hindi ko namamalayan. Yun, tuloy-tuloy po. Nung mga barkada, nag-uusapan tungkol sa bagay na relihiyon na meron akong nasasabi tungkol sa iglesia, kung ano ang iglesia na naririnig ko sa mga Bible study sa amin. Dumaan ako sa lokal ng Sarat at tinanong ko kung paano ba maging iglesia. Parang hirap naman. May 25 lessons pa. Sabi ko, sige, isubukan ko. Ituloy ko, tinuloy hanggang one day na lang, tapos na. Kailangan talagang susubukan yung dedication mo. Then, 2019 po, nagre-review ako para sa board po. At the same time po, naging videographer po ako, part-time videographer. Lahat po ng mga kasama ko sa videography, halos lahat, Iglesia ni Cristo po. Sinasama po nila ako sa mga aktibidad po nila. Bale, sinerch ko po sa internet kung saan po yung malapit na Iglesia ni Cristo sa amin. Nung pumunta po ako sa Iglesia ni Cristo sa Bungon po, parang nagulat po sila. Kasi wala akong kasama, walang nag-akay sa akin. Pumasok na lang po ako, ganun. Pagpasok ko po sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Lawag po, sabi ko noon po ay, ito pala yung ano, sinasabi nila na banal na kasuotan, kaayusan sa pagsamba. Sa dati kong relihiyon, kung ano lang gusto mong suotin, kagaya ko noon, kumbaga kung gusto mong maikwel yung damit lang, pwede ka nang mag-preach, kumbaga ay wala sa kaayusan talaga. Wala yung mga rebulto sa loob ng bahay-sambahan. Yan. Sabi ko, kakaiba. Napansin ko po yung kaayusan po. Hiwalay yung babae at saka lalaki. At sa loob, sulimne. Bawat pumapasok po sa bangko po ay yung mga Japonesa po, nag-aabot po sila ng himnaryo po. Sa pag-awit pa lang po nila ay tumulo pa yung luha ko po. Sa awan din nakaringring ko nga nan. At talaga nga concentrate pinagkararang ka. Banal po yung layunin sa pagpasok po sa pagsamba po. Organized po siya na during po talaga ng pagsamba is makikinig ka, hindi po tulad noon sa amin na pwede ka lumabas. Para sa akin po, ang pinaka-importante po is yung nag-aaral po ng verse ng Bible. Yun po yung pinaka-important sa akin, pero minsan po kasi sa Katoliko, madami siyang part na para sa akin is unnecessary. Pag tinsao ni Apo, nagiging ibagbaganda. Makapalag-amot ka bagis, nagiging ibagbaganda. Nagiging ka po, tibibiyang mag-adal. As na nakalag-antirig na ako, so kaya't kung dayto yun Apo na dayto yun sa pula nga talaga nga relisyon sa nga papanahon ko ng kabagin. Pinag-gidya-gidyat ko, nagiging pasamak, iti unag ti iglesia. Kat, iti umuna nga nakita ka di disiplina, which is talaga is importante. Sa Iglesia ni Cristo, doon ko po nakita po ang disiplina po. Very systematic yung pagtuturo. Kada lesson may specific topic and lahat ng mga yon ay Bible-based. May basehan mula sa Biblia. Si Ka Alexander Pitacio po kasi, ng doktrina po sa akin. Pag nagtanong ako sa kanya, sinasagot po niya. Ang ayon sa Biblia, tinitignan po niya. Nung una, parang nagdududo ako, linapitan ko mismo yung ministro. Talagang napatunayan ko na mismo nung binabasa ng ministro sa Biblia ang totoo. Iyan ang mga salita ng Diyos. Yung mga aral na sa Biblia lahat. Lahat ng suporta na sinasabi ng ministro na sa sarap, Biblia rin nang gagaling. Gusto mo amin na ganyan, mabasbasa di Biblia, di isursura na. Talagang sa Biblia po nanggagaling. Bawat pagpapaliwanag, binabasa po nila sa Biblia po. Everything in the Bible, it's substantiated by other parts of the other written portion of the Bible. Very straightforward and direct to the point. Kaya lahat ng itinuturo sa aral, walang fake news ba?
My turning point would be when I started the Pulong Panalangin, and through attending those, I think I was able to put more structure in how I run my life and in how I deal with other people, I suppose. Gusto ko na pong umanib po sa Iglesia ni Cristo kasi na wawalan na po ako sa landas. Tapos yung nakita ko po sa Iglesia po, talagang yung mga kaanib po dun nagmamalasakitan po. Yun ang turning point ko noon. Ang turning point ko, nung napatunayan ko na lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo ay mula sa Biblia. Turning point po, maayos talaga ti agbani ng Iglesia ni Cristo. Nakamaymayat, so nga aduti, aming problema, nakadagi ti panubog ti pinagbiag ko. Kasi nakalagaan lang hanggang agbaybayag nga. Ay, agbayag kanya nga, basta nakalalis to nga. Maikan o kararaga nga. Ang turning point ko po sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo po ay nung nararamdaman ko po na yung mismong magulang ko na humahadlang sa akin ay siya pa yung nagtutulak sa akin na dumalo sa pagsamba. Yon ang pinaka-turning point ko po, yung disiplina na nakita ko po. So, ang decision ko po ay dito na po ako sa Iglesia ni Cristo. Doon na po ko aanib sa buong habang ako ay nabubuhay, dito na ako magsisilbi. Nung nalaman mo at narinig ko kung paano siya ang Iglesia ni Cristo ay ang totoo at siya ang dapat aniban ng isang tao, doon ako na hikayat ng magpabautismo. Yung pinakamalaking pag-uusig po para sa akin is yung magulang ko. Sinabihan ako, Katoliko kami. Apay nga nag-iglesia ni Cristo ka. Ba't ka nag-iglesia ni Cristo ganun po? Sigurado nung kakanya kapag-isip ko. Mapangkay pa lang nagsimsimpati sa Bali. Dati kayo nga Katoliko, mapangkay pa lang sa Bali nga na. Meron pa din pong pang-uusig sa pamilya ko po. Yung abuloy na, Juan, hindi mo na lang ipunin sa pag-aaral mo. Ayaw nila po yung pag-iglesia ko po. Nanindigan po ako na tutulungan ako ng ama. Na pati po yung pamilya ko, maaakay ko po pagdating ng panahon at maliligtas po kami lang. Kaya may kaya kami nagtamong iti agpay-payso ko na kami. Iti yung maamuan, iti agpay-payso ng adal, iti Diyos ko na kanya na kami. Yung isang kapatid ko, siya ang unang nang usig sa akin dahil sa pag-iglesia ni Cristo. Sinasabi niya noon na walang iglesia sa pamilyang ito. Inaayawang ka, itinatakwil ka dahil lang doon sa pag-iglesia ni Cristo. Pero pinanindigan ko po yun dahil sa aral natin ito. Hindi ko namamalayan kahit may mga pag-uusig po, pinagbabawalan pa nga ako ng magulang ko na umani. Pero yun po, parang napaglalabanan niyo po, parang naipaglalaban po yung pag-iiglesia ni Cristo po. Ano po, nung pumupunta po ako sa bahay ng father ko po, yung family niya lang po, sabi po nila sa akin, pare-pareho lang naman tayo ng sinasamba. Sinabi ko po sa kanila, nasa Biblia po lahat ng kasagutan. Kung gusto po nila, makinig po sila. Abi nga minda, nag-iglesia ka, hindi ko na lang po sila pinakinggan. Kasi pag nagsasamba na po naman po natin, dun po gumagaan po yung pakiramdam niya. Pero ngayon po, parang balak na nilang aanib kasi nakikita naman nila yung kung gaano po ako umayos pong buhay. Yung kapatid kong matinding umuusig sa akin, dumating kasi ang pagkakataon na siya ay nagkasakit. Inalagaan, inaruga. Nung alam ko nang medyo malakas-lakas na siya, inakay ko siya sa loob ng iglesia. Sa tulong at awa ng Diyos, nabautismo na siya iglesia ni Cristo siya ngayon.
Nabautismo ako noong taon 1961. November 2019 po. Nabautismo ako noong 2003. July 27, 2013. October 2003 po. August 30, 2022, yung bautismo po. March 25, 2021, dito po sa Alawag City po. November 2006. February 25, 2022. December 25 po, 2020. Nung nabautismuhan na po ako, mas lalong lumalim po yung paniniwala ko. Mas tumibay po yung pananampalataya ko nung namatay po yung father ko. April po 2021. Pinatay po kasi siya. Yung puso ko po noon is puno ng hinanakit. Pero humingi po ako ng gabay na bigyan ng lakas at yakapin po ako para malagpasan at linisin po yung puso ko. Kasi yung puso ko po noon is gusto maghiganti. Nagawa ko po siyang ituloy na hindi po ganun kabigat sa loob. Na wala kaming ginagawa. Kasi ang paniniwala ko na po noon after na nangyari to kasi may gustong sabihin ng Diyos. Na binigay niya sa akin tong problemang to kasi alam niya kaya ko. Hindi niya ako pababayaan. Nung nag-bautismuhan ako sa iglesia, talagang maraming pagbabago dahil yung mga pagsamba, walang liban. Nakilala ko na po yung Diyos, yun po. Yung wala akong pakialam noon, yung hindi ko kinikilala noon, kilala ko na ngayon, yun po. Nayadayo na kaligiti riribo. Kara kas na unay nga dagiti gumapa nga dako dagiti na yadayo na kadagiti kabagi ini iwasan digi jayen nga na di ko nilata apo Dios ti kamkamanga kon ore no adto ti problem mag nilata apo ti pagkamkamanga so la makatulong kanya laging religyosa na po ako sa iglesia ni Cristo lagi na po akong dumadalo sa pagsamba tumanggap na rin po ako ng tungkulin po nanalangin po ako palagi pag may problema man po, may mga magagandang nangyari naman man po sa buhay ko. Nanalangin po ako ng nanalangin po. Dahil parang kaibigan ko po ang Diyos na pinagsasabihan po. Naramdaman ko po na nandun po siya palagi. Hindi niya po ako pinapabayaan po. Mas ano ako ngayon, mas nagiging, siyempre mapanalangin. Bago pa lamang simulan ang araw, pagkagising pa lang ay nananalangin na humihingi na ng basbas, nagpapasalamat na sa Ama. Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa puso at sa kaisipan bago mo pa lang simulan yung araw mo. Kahit nasa UCP ako, minom naman ako eh. Pero nung nasa iglesia na ako, wala na yon. Nung kasi hindi pa ako iglesia, pag may barkada, iniyaya ka, inom. Kung minsan, sugal din. Pero nung nag-iglesia na po ako, wala na po yun. Yung advantage para sa akin sa pagpapatuloy ng pagsamba kahit pandemic, hindi ka pinanghinaan ng loob. Hindi ka dinapuan ng depression, anxiety. Kasi tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkikipagkomunikasyon sa Ama. Kahit pandemic, huwag pabayaan ang pagsamba. Dahil yung pagsamba, ayan ang katungkulan natin para ang Panginoon Diyos ang ibigay ang kailangan natin. Natigil po yung mga paggagawa namin ng souvenir na windmill. Tinulungan ako ng Ama. Tumingi ako ng kanyang gabay at tulong. Ako po ay ginawang ahente ng lupa. Yun po ang pinagkakakitaan ko po noon. Nakamayat na tataore noong pandemic at makagimong kami na tatunig di balay. So nalag-alat na tikwa. Ipinagliit na. Napakahalaga po sa pamumuhay po namin sa araw-araw. Kasi po, hindi po maiwasan yung mga problema soliranin. Which is yung sagot po ng mga problemang yun po ay natatanggap po sa pagsamba po.
ipinagkakaloob po yung lakas po, yung mga dapat gawin po. Ang para po sa mga miyembro pa ng iglesia pag sumasamba is yung patnubay po ng Diyos. At saka yung way po ng pagbibigay ng gabay din po ng pamamahal. Hindi kasi tama yung pagtigil sa pagsamba kahit may pandemic po. Kasi po yung utos ng Panginoon, doon po malalaman yung pananampalataya sa isang tao po. Po iti pradaydayaw kanya po Diyos, at da ijay iti ijay panang tarabi iti Diyos. Tore na naman ti sumangbay nga rigat man, sakit man, at da ta ijay panang tarabi na po Diyos kaya tayo. Sa timang patibker. Inaanyayahan ko po yung mga kapwa ko kawani sa gobyerno. Di kita dating kakapsat ko iti UCCP. Yung mga kapwa ko po nagtitinda sa palengke. Kadag iti gagayem ko, kadag iti parte iti pamilyak. Yung mga kaibigan kasama sa profession and mostly po ang family. Iniimbitahan ko po ang mga kapwa ko kabataan at mga kapwa ko po videographers. Amin niya digiti pamilya kumot niya hanping iglesia ni Kristo. Kadigiti amin nga pupulis niya kas kanyak. Imbitarak digiti padak na estudyante, padak na teenagers. Sa pangalan ng iglesia ni Kristo, inaanyahan namin kayo na makinig sa mga pamamahayag. Subukan makinig sa mga aral sa iglesia ni Kristo. Magbasa po sa mga pulyeto at babasahin ng Iglesia ni Cristo po. Makinig sa mga TV program, gaya po nito. Subaybayan niyo po ang mga programa namin sa social media platforms po. Kaya nood ang mga awis kada kayo, di pamamahayag, umay kayag din nyo, nakapimpintas ng Iglesia ni Cristo. Pwede ko't may isang privilehyo kung pagkakataon, tapon maumuan tayo noon niya talaga ti kinapudno, kung noon niya nga talaga tibanag, nga kaya't nga pararamid ni Apo Diyos ka na tayo. Lalo na ngayon na kakaiba ang mga nangyayari sa mundo, kailangan natin yung nagpapatibay sa ating mga values as a person. At maririnig natin lahat yan sa mga aralin sa Iglesia ni Cristo. Open po kayong makinig po at pumasok po sa kapilya po ng Iglesia ni Cristo para magsuri po ng mga aral po at doktrina ng Iglesia ni Cristo po. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome kayo iti panagumay iti uneg ti Iglesia ni Cristo.